Mga ka-forever, ako po si Papa Dudut inviting you all to like, share, and subscribe. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel now na. Hindi lahat ay sineswerte na mahalin pabalik ng taong mahal nila. May iba na napapagod at sumusuko na lang. Dahil pakiramdam nila ay sadyang nasasayang lang ang kanilang oras at effort. Ikaw, kapuso, anong gagawin mo para lang mapansin ka ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, minsan talaga ay parang lumalabo ang paningin natin sa bagay na kailangan natin. Akala natin ay hindi natin nakikita pero hindi lang pala natin hinahanap ng maayos. Parang yung tao na nakalaan para sa atin. Lingon tayo ng lingon sa nakaraan. Kahit na ang dapat nating gawin ay maglakad papunta sa kasalukuyan para makita natin ang tao na handa tayong tanggapin at mahalin sa panghabang buhay. Papa Dudut, ako po si Gio, 24 years old at nagtatrabaho bilang staff engineer at isa pong avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories dito po sa Mandaluyong. At kagaya ng nakaka-inspire na kwento ng ating mga kabarangay, ay sumulat po ako sa inyo para mag-share ng inspiring at medyo nakakakilig na kwento ng buhay, pag-ibig ko. Nasa huling taon ako ng high school nang ligawan ko si Lisa Papa Dudut. Medyo nagtagal ang panliligaw na yon bago niya ako sinagot. Siya ang first girlfriend ko at ako rin ang first boyfriend niya. First namin ang lahat sa isa't isa, Papa Dudut. First HHWW, first date, first kiss. Pero hindi naman kami dumating sa point na may nangyari na sa aming dalawa. Sa totoo lang kasi medyo konserbatibo akong lalaki, Papa Dudut. At malaki ang paggalang at respeto ko sa mga babae, lalo na sa kanya. Kaya naman sa loob ng halos 5 taon ng relasyon naming dalawa ay wala talagang nangyari sa amin. At hindi ko alam na yun pa pala ang magiging dahilan para magkahiwalay kaming dalawa. Bigla na lang kasing nakipag-break sa akin si Lisa, Papa Dudut. Masyado raw akong boring na boyfriend at nakakawalang gana na. Sinabi rin niya sa akin noon na hindi niya ako mahal at may iba na siyang nagugustuhan. Ayaw ko sanang tanggapin ang pakikipag-break niya sa akin pero sa huli, Papa Dudut, wala rin naman akong ibang nagawa kung hindi ang tanggapin yon. At mag-move on na lang kahit napakahirap. Papa Dudut, isa ako sa mga pinakamatandang miyembro ng choir namin. Kasabayan ko si Froylan at madalas na kami ang nagli-lead sa rehearsal o pagkanta ng grupo. Si Froylan din ang pinaka-close ko na miyembro kaya alam niya kung paano ako nasaktan ng dahil kay Lisa. At nang maghiwalay nga kami ni Lisa, ay may 3 linggo rin akong hindi naka-attend ng rehearsal namin. Alam ko kasi na hindi rin ako makakakanta ng maayos kapag nagpakita ako sa kanila. At nang bumalik ako para sa rehearsal, Papa Dudut, ay hindi pa rin gaanong magaan ang kalooban ko. Pero pinilit ko na kumilos at umasal ng maayos sa harap ng mga miyembro namin. Pinilit ko na ngumiti at gawing normal ang lahat. Alam ko naman kasi na hindi ako pwedeng magmumuk na lamang sa bahay at solohin ang lungkot na nararamdaman ko. Kung hindi talaga kami magkakabalikan noon ni Lisa ay kailangan ko nang tanggapin ang lahat at palayain siya. Pero hirap talaga akong gawin yon, Papa Dudut, dahil sobrang mahal na mahal ko ang first girlfriend ko. Papa Dudut, nang makilala ko si Shell, ng araw na yon ay nagawa niyang pagaanin ang loob ko kahit papaano. Ang kulit niya kasing magsalita at parang masaya siyang kasama. Madaldal at hindi mauubusan ang kwento. Maliit lang din siyang babae, Papa Dudut. Kulot ang buhok, maputi, pero cute ang mukha niya, lalo na ang kanyang bilugan na mga mata. Kaya hindi ko rin maitatanggi na attracted na talaga ako sa kanya sa unang araw pa lamang na nagkakilala kaming dalawa. Papa Dudut, cute din naman talaga si Chell.
Siya ang palaging nagbabato ng joke kapag naka-break na kami sa rehearsal at madalas niyang napapatawa ang mga miyembro ng choir namin. Kasama na ako doon, Papa Dudut. Kasama na ako sa mga napapangiti at napapatawa niya dahil sa mga joke na binibitawan niya. Lalo na kapag nagme-make face na siya at ginagawang katatawanan ang mukha niya. At ramdam ko rin po noon na sobrang crush talaga ako ni Shell. Kaya lang, Papa Dudut, ay big turn off ko sa babae ang nagpapa-cute sa mga lalaki. Mas gusto ko kasi na ako ang gumagawa ng first move. Kasi ang pakiramdam ko ay mas may thrill sa akin, lalo na kapag hard to get ang babae. Kaya nga siguro lalo akong nagkagusto noon kay Lisa. Dahil bago niya pa ako sinagot, ay pinaramdam niya sa akin na hindi siya ang tipo ng babae na basta-basta na lang makukuha. Kaya naman kahit na attracted talaga ako sa itsura at nakakatuwang personality ni Chell, nabawasan ang pagkagusto ko sa kanya. Sa tuwing napapansin ko na nagpapapansin siya sa akin. Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalong nagpapacute sa akin si Chell. Umaten siya ng maaga sa rehearsal namin at siya rin ang pinakahuling uuwi. Madalas ay sinasamahan niya pa ako na maglinis ng studio o kaya ay magayos ng aming mga musical instrument. Marami rin siyang alam pagdating sa mga musical instrument, Papa Dudut. At bukod din sa maganda ang boses ni Chell, kapag kumakanta siya ay mahusay din siyang tumugtog ng piano. Maganda ang galaw ng kanyang mga daliri at maganda rin ang kanyang mukha sa tuwing kakanta siya. Minsan nga ay hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mapatitig sa kanya habang tumutugtog siya ng piano at kumakanta. Madalas tuloy akong asa rin ng ibang mga choir members namin dahil nahahalata raw nila na nagkakagusto na rin ako kay Chell. Siyempre, dinideny ko naman yun, Papa Dudut. At palagi kong sinisiksik sa isipan ko na hindi si Chell ang tipo ng babae na gusto ko. Dahil masyado nga siyang maingay. Galaw-gaw kumilos at makulit na babae. Palagi ko tuloy sinasagot ang mga kasamahan namin sa choir na nanunukso sa akin. Na hanggang nakababatang kapatid lang ang pagtingin ko para sa kanya. Papa Dudut, ayoko pa talagang iwanan na nag-iisa noon si Shell. Kaya lang ay na-awkward na talaga ako sa way ng pagsasalita niya. Medyo malakas din kasi ang boses niya kaya hindi maiwasan na mapalingon sa amin ang ibang mga tao. Para bang proud na proud siyang iparinig sa iba na may gusto siya sa akin at hinahabol-habol niya ako. Yun talaga ang tingin ko sa ginagawa niya, Papa Dudut. Kaya nga nato-turn off talaga ako sa bawat kilos o sinasabi niya. Lalo na kapag nasa rehearsal na kami ng pagkanta kasama ng ibang mga choir members namin. Kaunting oras lang ng pahinga, may ibabato kaagad siyang joke o banat sa akin na magiging dahilan ng tawanan ng lahat. Oo, nakakatawa ang mga joke o banat niya, pero nakakaumay, lalo na kapag pinaparinig niya sa lahat kung gaano niya ako kagusto. May mga oras din noon na habang wala pang tao sa studio at pinupunasan ko ang piano, ay bigla na lang may tumakip sa mga mata ko. Nang mawala ang kamay ng tumakip sa mga mata ko, ay ang cute na mukha ni Chell ang bumungad sa akin. May hawak siyang sampagitan na isinabit niya sa gilid ng piano. Para raw ma-relax ako, Papa Dudut. Para daw ma-relax ako sa amoy ng mabangong bulaklak na yon. Nakakatuwa naman talaga ang kasama si Chell, Papa Dudut. Kaya lang minsan kasi ay sumusobra na talaga ang pagiging makulit niya. Papa Dudut, nang makita ko si Lisa ng araw na yon ay hindi ako masyadong nakapagsalita pa. Yun kasi ang unang beses na pinuntahan niya ako mula nang mag-break kaming dalawa. Kaya naman natameme talaga ako hanggang sa nagpaalam na nga siyang umalis. At nang wala na si Lisa sa paningin ko ay pinakiramdaman ko ang sarili ko. Wala akong kaba na naramdaman nang makita ko siya. At hindi na rin gaanong mabigat ang dibdib ko kumpara sa naging huling pag-uusap namin nang magkahiwalay kami. Pinakiramdaman ko ang sarili ko noon.
Hinimay-himay ko ang nararamdaman ko para malaman kung nasasaktan pa rin ba ako o hindi na. Hanggang sa magsalita na nga si Chell at nilait-lait ang itsura ni Liza. Nainis ako noon, Papa Dudut, kaya nakapagbitaw ako ng mga salita na alam kong hindi maganda sa kanyang pandinig. Nakita ko na namula ang mukha niya at medyo naluluha na rin siya. Sobra akong na-guilty pero hindi ko na po siya napigilan pa na umalis sa harapan ko. Nakahabol tingin na lamang ako sa paglalakad ni Chell palayo sa akin. Habang may bahagi ng sarili ko ang sobrang nagigilty talaga dahil alam ko na nasaktan ko siya sa mga sinabi ko ng oras na yon, Papa Dudut. Papa Dudut, na lamang ko noon na break na pala si Lisa at ang lalaki na ipinalit niya sa akin. Minessage niya kasi ako sa Facebook at sinabi niya na gusto raw niya sanang makipagkita sa akin. Nag-sorry din siya sa nangyari sa aming dalawa at gusto ko talaga siyang puntahan at makita, Papa Dudut. Pero nagdalawang isip na ako noon. Siguro kasi hindi ko talaga ugali ang makipagbalikan sa babaeng nang iwan sa akin. Saka isa pa, kahit may ilang buwan pa lang ang nakakalipas noon mula nang mag-break kami. Naramdaman ko sa sarili ko na parang nakapag-move on ako mula sa kanya. At parabang handa na talaga ako na tuluyan siyang alisin sa isipan ko at sa buhay ko. Mula naman nang masigawan ko si Chell, ay naging tahimik na po siya sa mga rehearsal namin sa choir, Papa Dudut. Nawala ang sigla na palagi niyang ipinapakita kapag naka-break time kami. At hindi na rin siya masyadong nagpapapansin sa akin. Mula sa pagiging tahimik niya sa rehearsal namin, madalas din ay hindi na siya nakaka-attend. Bagay na sobrang nakakapanibago para sa akin. Para kasing may kulang sa rehearsal namin kapag hindi ko naririnig ang mga tawa o joke ni Chell. Parang may kulang sa araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Papa Dudut, sa totoo lang ay medyo nahiya ako sa sinabi ni Froylan sa akin na huwag ko nang pasahin at saktan ang kinakapatid niya na si Chell. At isa pa, nagsisimula na rin akong maguluhan sa nararamdaman ko. Nang subukan nga ni Lisa na makipag-ayos sa akin ay gusto ko talagang tanggapin yon, pero hindi dahil sa mahal ko pa siya. Kung hindi dahil may kaunting pangihinayang pa rin ako noon sa ilang taon na naging relasyon naming dalawa. Pero hindi ko na rin tinuloy pa, Papa Dudut. Hindi ako nakipagbalikan kay Lisa dahil sigurado ako na wala na talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ang weird nga eh, kasi ganon kabilis na wala ang feelings ko para sa kanya. Siguro ay ganon lang talaga kapag sobra kang nasaktan ng isang tao. Bigla ka na lang makakaramdam ng pagod hanggang sa tuluyan ng mawala ang pagmamahal na minsan mong naramdaman para sa kanya. Nang dumalang naman ang pag-attend ni Chell sa rehearsal namin at pagsama sa amin na kumanta, ay nakaramdam ako ng kakaibang lungkot, Papa Dudut. Lalo na kapag hindi na niya ako binabate o ngingitian man lamang. Doon ko na-realize na nami-miss ko talaga ang dating Chell na nangungulit at nagpapakyut sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang hindi umaten sa rehearsal namin. Ang sabi ni Froylan ay lumipat na raw, nag-part-time job din si Chell at mas naging mabigat din daw ang trabaho niya. Kaya wala na siyang oras na sumama sa pagkanta namin. Doon ko siya mas lalong na-miss, Papa Dudut. Habang tumatagal noon ay mas hinahanap-hanap ko na ang ngiti at tawa niya. At may bahagi ng puso ko ang nagsasabi na kailangan ko nang gumawa ng paraan para hindi tuluyang mawala sa akin si Chell. Papa Dudut, sinimulan ko na nga po noon ang panliligaw kay Chell. Pinuntahan ko siya sa bahay nila at ipinakilala ko ang sarili ko sa pamilya niya. Mabait ang mama niya, ang lola niya at pati na rin ang mga kapatid niya, kaya hindi nakapagtataka na mabait din talaga si Chell. Habang nililigawan ko nga siya noon ay mas lalo ko siyang nakikilala, Papa Dudut. Marami akong bagay na nalaman tungkol sa kanya na lalong nagpalalim ng nararamdaman ko para sa kanya. Siya ang tumatayong breadwinner sa pamilya nila at pangarap niya talaga na makapagtapos ng pag-aaral.
Pinangako niya raw kasi sa tatay niya na kahit na anong mangyari ay hinding-hindi siya hihinto sa pag-abot ng mga pangarap niya. Kaya nga kahit na hirap na talaga siya na hatiin ang oras niya sa kanyang trabaho at eskwelahan ay pilit niyang kinakaya ang lahat. Papa Dudut, pagkatapos ng 4 na buwan na panliligaw ko ay sinagot na rin po ako ni Shell. Hindi na siya masyadong nakaka-attend sa rehearsal namin sa choir, pero palagi akong gumagawa ng paraan para magkasama kaming dalawa. Pinupuntahan ko siya sa bahay nila o sa trabaho niya. At palagi rin akong gumagawa ng sorpresa para sa kanya. Kagaya na lamang nang sumapit ang 6 months rin namin, Papa Dudut. In-invite ko sa bahay nila mga pinsan niya at choir member namin. Sakto naman na birthday month niya rin noon, kaya doble ang celebration talaga at nasurpresa siya. At nang makauwi na siya ng bahay ay halos maiyak siya sa mga nakita niya. Magkakasama ang pamilya niya, mga malalapit na kamag-anak at mga kaibigan. Niyakap niya ako ng mahigpit noon habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa akin at sa lahat daw ng effort na ginagawa ko para sa relasyon naming dalawa. Nang makatapos kami ng pag-aaral sa kolehiyo at nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho, ay tinulungan ko si Shell na magpaaral sa kanyang mga kapatid. Nung una ay ayaw niyang tanggapin ang tulong na inaalok ko, Papa Dudut. Pero dahil naging mapilit ako ay pumayag na rin siya na mag-share ako sa mga gastusin nila sa bahay. Hindi naging madali sa relasyon namin ang lahat, Papa Dudut. May mga pagsubok din na dumating noon na magkasama naming hinarap. Lalo na nang mamatay ang lola ni Shell noong isang taon dahil sa sakit na COVID. Sobra po siyang na-stress at na-depress. Nakita ko kung paano siya halos bumagsak at sumuko dahil sobrang mahal na mahal niya ang lola niya. Pero ginawa ko ang lahat, Papa Dudut, para iparamdam sa kanya na may isang Gio na palagi lang nasa tabi niya at kahit kailan ay hinding-hindi mawawala sa buhay niya. Ngayon po ay halos 3 taon na ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Patuloy pa rin ang mga pagsubok na dumarating sa amin. Pero patuloy din kaming lumalaban at nangako kami sa isa't isa na kahit kailan ay walang mag-iiwan or maiiwanan at walang susuko. Isang pangako na balang araw ay dadalhin namin at bibitawan sa harap ng altar at poong may kapal. Salamat po, Papa Dudut, sa pagpili at pagbasa nitong sulat ko na way nag-iwan ng aral at inspirasyon sa mga nakikinig ngayon ang love story namin ni Shell. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gio. Walang pagsubok ang hindi kayang lampasan basta magkasama kayo ng taong mahal mo. At malakas ang inyong pananalig sa puong may kapal. Yun naman ang nakita ko sa kwentong ibinahagi mo sa araw na ito, Gio, ano? Hindi man naging madali ang simula ng inyong kwento ng pag-iibigan ni Shell ay naging maganda naman ang katapusan nito. May oras talaga na akala natin ay baliwala lang ang isang tao sa atin na minsan kailangan pa na mawala siya sa atin bago natin ma-realize ang importansya nila sa buhay natin. Pero masaya ako, Gio, na hindi mo pinalampas ang pagkakataon na iparamdam kay Shell ang pagmamahal mo sa kanya. Minsan mo man siyang nabaliwala at nasaktan ay nagawa mo namang bumawi sa kanya. Yun ang pinaka-importante, ano? At tama ka na hindi talaga basta-basta ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pinapabigat pa po mga kapuso ng sitwasyon natin ngayon sa pagkakaroon ng pandemic sa ating bansa. At sana hindi kayo mapagod na samahan at suportahan ng isa't isa dahil mas gagaan ang mga pagsubok na darating sa inyong buhay kung palagi kayong magkasama at sabay nahaharapin ang mga ito. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut. Nakasama ninyo sa pagbibigay ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito po sa Barangay Love Stories No. 1.